Dahil iniutos po ng korte, no choice kundi sundin. Dadalhin po dyan sa Pasig City Jail Female Dormitory si Alice Go. Nasa linya ho natin si Jail Chief Inspector J-Rex Bustanera, ang spokesperson ng BJMP. Sir, magandang gabi ho ulit. Si Johnson po ito sa Teleradyo Servisyo. Good evening po. Yes, good evening Sir Johnson at sa mga sumusubaybay sa inyo ngayong gabi. Magandang gabi po sa ating lahat. Opo, ang Pasay City Jail Female Dormitory, parang sa pagkakaalam ko yun, napakaliit lang yan. Ilan ho ba ang capacity ngayon yan? Sir, correction po, Pasig City Jail Female Dormitory po. Pasig. Oh, Pasig City Jail Female Dormitory, sorry. Di ba't ang liit lang yan? Tama po, maliit lang po ito. 36 lang po talaga ang ideal capacity nitong kulungan natin. Pero ang nakakulong ngayon nasa 135. So talagang over capacity po ito. Anong itsura? Bigyan nyo kami ng picture nung ano. As in, meron ba siyang kanya-kanyang selda o as in isang buong malaking selda na sama-sama na po sila? Meron po itong apat na selda. Yung tatlong selda po, yung general population, at doon po natin ilalagay si Alice Go kung ililipat po siya ngayong gabi. Opo. At itong siyang selda po na to, ang laman po nito ay nasa 40 plus, around 44 sir. So, mayroon po itong tatlong yung bed banks na sampung bed banks na may tatlong level. So, hindi po ito yung double deck, no? Triple decker na bed bank. At pinagdikit-dikit para may tabi-tabi silang mahihiga. So, ganun po ang sitwasyon niya at medyo nakita nang bagamat malinis naman po ito. Malinis at well-maintained naman. Yun nga lang po talaga, wala na pong ibang paglalagyan. It is what it is, sir. Kung ano man talaga mayroong pang-ordinary yung PDL, yun lang din naman talaga ang pinaglalagyan ng BJMP. Oo. Anong protocol na susundin? Anong prosesong pagdaraanan po ng dating mayor ng Banban pag nadala na dyan sa Pasig City Jail? Kung darating po siya ngayong gabi, sir, una po, medical examination. At the same time, i-check po siya at tingnan kung may signs of abuse o torture. Protocol po kasi yon. After nun, sir, ipagpapalitin na siya ng damit and bibigyan na siya ng uniform ng BJMP na nakakulong. Ito yung yellow t-shirt at jogging pants. Tapos, interviewin na po siya, mugshot, fingerprint, at yun na po, ibubuhin na ang kanyang case folder. Pagkatapos, ihatid na po siya sa kanyang selda na na-identify nga po natin ngayon, yun pong pang-general population. Ayun, pang-general population na isiksikan naman pala, Inspector. Opo, sumusunod lang po kasi tayo, Sir Johnson, sa utos ng korte. At kung inutos po talaga ng korte na tanggapin namin, yun na po talaga, susunod po kami. At kung ano po ang meron ngayon sa facility, kumbaga sir, yan na po talaga ang sitwasyon at wala naman po kami magagawa dyan. At sa parte naman po, kung gusto po nilang magpalipat, depende pa rin po talaga sa korte. Magpapaalam po sila. Opo. Pero sa ngayon po, susunod po tayo. Opo. Sino ho ang nag-a-assess, Chief Inspector Bustinera? Kung halimbawa po, halimbawang na ikatwira ng mga abogado po ni dating Mayor Alice Go na ay baka may security risk, baka naman delikado para sa buhay ng aming kliyente kung ihahalo po natin siya sa mga ordinaryong inmates ng Pasig City Jail. Ngayon sir, meron naman po kaming intelligence unit. Meron din po kaming pakikipag-ugnayan sa intelligence unit ng Pasig City Police. At so far sa assessment ng ating security personnel dito, wala naman pong imminent threat. So kaya nga po ihahalo natin siya kasi okay naman po ang sitwasyon dito. Wala rin tayong ibang high-risk PDL, violent PDL, o may mental health na nakita natin dito na maaaring mag-cause ng harm sa kanya. So far, okay naman po lahat dito ang ating mga PDL. Opo. Kung ikatwiran ho, halimbawa na, hindi ho, high profile po yung kliyente namin. Alam naman po ninyong napakainit po sa mata ng marami ngayon ng aming kliyente at baka naman dumating sa punto na mapag-initan sa loob. Sa party po ng BJMP kasi sir, well supervised po yan ang mga PDL natin. At una sir, talaga, we always comply kung ano ang utos ng korte. At ito naman po talaga, it is what it is sir. Kumbaga, ina-assure naman namin na safe and secure siya, makakarating siya sa kanyang mga hearing. At the same time, mapoprotektahan din ang kanyang karapatan bilang bilanggo, katulad ng ibang bilanggo din na ordinaryo. Ayun.
Dalaw po, Dalaw. Anong oras ng Dalaw para dyan sa mga inmates ng Pasig City Jail? Ang Dalaw po dito, Martes hanggang Biyernes, tuwing hapon. Sabado at Linggo, buong araw. Lunes po, walang Dalaw. Ito po ay wash day o general cleanup day namin. Opo, at ilan ang allowed na po pwedeng dumalo ng sabay-sabay? May limit po yan, sir, sa kanyang immediate family lang. At of course, ang lawyer naman po, pinapayagan naman dumalaw anytime. At ang kanyang spiritual advisor kung meron. So the rest, sir, immediate family lang po talaga kung regular visitor. Ang limit po niyan, depende po, makikita natin kung sobrang dami. Depende sa assessment po ng warden o ng mga security personnel. Abogado po. Pero hindi naman po pinipigilan yan. Ang abogado po, paano? Ganun din po, abogado. Anytime po actually ang rule ng BJMP, anytime pwede silang pumunta. At kung gusto din nilang virtual meeting, available naman po ang virtual conference. Even ang hearing ay virtual conference, capable din. Pati ang idalaw natin, may technology na rin tayo para sa idalaw. Anytime. So, provided naman po yan. Opo. Inspector Bustinera, anytime ikamo kasi kahit alanganing oras, kung gustuhin man halimbawa nung kliyente ni in this case si Alice Go, gusto ko makausap yung kliyente ko kahit alanganing oras, pwede? Opo, kasi karapatan po nila yan eh. Critical po sa kanilang kaso. Of course, supervised po yan. Basta lawyer. Ang mga regular visitors po will have to follow the visiting time. Opo. Ang pagkain, kumusta po ba ngayon sa ganyang klase po ng jail facility? Ngayon po, ang pagkain, yung budget lamang po na binibigay sa atin is 70 pesos a day for 3 meals. At bibigyan naman po natin siya nung kanyang pagkain na share niya. Oh. At makakating naman po yun sa kanya. Eh, pwede nyo ba kaming kwentuhan? Ano ba yung inaabot ng 70 pesos a day na budget para sa isang inmate sa bawat BJMP facility? Sa ngayon naman po, maayos naman po yan. Kaya nga lang po, may mga pagtitipid na po tayo. Halimbawa po sa bigas, yung pinakamurang commercial rice po. Kasi minsan po, nahihirapan tayo mag-procure sa NFA. So, kung ano yung pinakamurang commercial rice, yun po. So, hindi naman po siya ganun kataas na quality. Sa ulam naman po, tinitiyak naman po natin na nami-meet ang nutritional value. Kaya ano po ang murang ingredient? Halimbawa po, pag mahal po yung 13 patatas, i-substitute po ng sayote. Ganun po ang ginagawa dito. Kung menudo, ganun, may mga certain adjustment na lang po sa quantity. Depende po sa kung anong aabutin po ng budget. Pero, sir, ito ay presentable at... Uh-oh. Kumbaga ay nakakain ito, maayos. Bagamat yung mga quality lang ng ingredients, of course, pinagkakasya po na. Kung saan yung mas makamumura at maaabot yung 70 pesos per inmate na requirement po nila sa pagkain kada araw? Tama, sir. Kasi sometimes seasonal po kasi yung mga ingredients natin at ang ano. Pero, at iyan po may sinusunod naman pong menu. Kung ano po yung ulam natin na standard sa ating kapagkainan, ay ganun din naman po ang menu nila. Kaya nga lang po, of course, we have to make sacrifices sa quality ng ingredients. Opo. Eh kung halimbawa po na mag-request sa inmate, since baka naman may pera naman siguro, at mag-request sa kanya mga dadalaw na pwede bang dalhan nyo ako ng ganito, papayagan po naman? Opo, basta payag naman po ang BJMP dyan, basta ito ay lutong ulam at subject to inspection. Kasi tinitingnan din natin, baka may kontrabandong kasama yan for security reason. Allowed naman po yan ang paabot, pati even ang gamot at vitamins, subject to inspection of our security personnel and medical personnel. Kung halimbawa po'y ginanahan, medyo nasa mood ang Alice Go, nagpa-deliver ng ubod ng dami para sa lahat ng inmates, pwede ba yun? Hindi po pwede yun, sir. Hindi po inaalaw ng BJMP. Bakit? Hindi po pwede talagang mga ganong klase. Alam na po natin yan, baka maging security risk yan sa BJMP. So, hindi po talaga yan aalaw. From the visitors lang talaga. Gusto ko maging close sa mga inmates para hindi ako pag-initan. Pwede ba yon? Opo, kaya lang, hindi rin talaga yung nangyayari, sir. Hindi rin naman papayagan yan. In fact, may bili na tayo na talagang to monitor closely ang kanyang for security reason. Alright. Sige po, Jail Chief Inspector Bustinera. Sir, maraming salamat sa oras po ninyo at alam namin na medyo busy ho kayo ngayon. Mag-iingat po kayo. Tama, sir. Opo. Sige po, magandang gabi po. Thank you. Thank you. And good night si Jail Chief Inspector J-Rex Joseph Bustinera. Huwag pahuli sa Balita Talakayan. Subscribe na sa Teleradio Servicio YouTube channel.